Hi guys, magandang araw sa inyong lahat at welcome back ulit sa aking YouTube channel. Today guys, pag-uusapan muna natin ngayon is paano mag-topping ng outlet ng two-way. Ibig sabihin to guys, tuturuan ko kayo ng dalawang pamamaraan kung paano tayo mag-top ng ating outlet or paano natin siya install sa loob ng ating bahay. Tayo magsimula is meron ako ditong outlet. So, itong outlet na to guys is sabi ni Philippine Electrical Code, ang isang outlet natin is pumapatak ng 180 watts. And then, ang required na breaker na gagamitin natin dyan is 20 ampere. And then, yung wire is number 12 or 3.5 mm. Last meeting, discuss ko na sa inyo yan. Ngayon, proceed na tayo dito sa ating diagram. Sa first diagram natin, dito is ili-layout ko muna or idodrawin ko muna yung connection. And then, dito rin sa second diagram. Ngayon, ito yung ating line 1. So guys, sa ating outlet, kung mapansin nyo, so meron siyang apat na butas or terminal. Ngayon guys, i-drawing ko siya rito sa ating board. Ito siya. Ito yung ating outlet. So 1, 2, 3, 4. So apat siya pa yung terminal. So apat din dito yung aking drawing. Ibig sabihin guys, kapag nakakanto siya or nakatalikod, is connected yung dalawang terminal dito. Yan. Tsaka ito. So ibig sabihin, connected yan dito. So yan, may connection siya dalawa rito. Ibig sabihin, shorted yung dalawang linya rito, dalawang butas. Okay, para malaman nyo is atetest natin ng multi-tester. So, ayan, sabi ko kanina is itong dalawa is connected yan or nakashort. Ayan, itest natin. So, re-range lang natin sa times 10 distance. So, ayan. So, ayan, napalo. So, ayan guys, napalo yung ating tester. Ayan, pasok ulit. So, ayan. Ayan. Okay. So, malinaw tayo rito. Itong outlet din natin, hanggang dulo, is connected din yan. So, short na muna natin. So, ayan. 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 So, ngayon, ang gagawin natin is alilinyahan natin ng wirings. Okay. Dito sa ating diagram, so, yung line 1 natin, guys, is direct siya rito sa ating outlet. So, sa unang terminal. So, dito natin siya itatap yung ating line 1. Lahat yan. So, ayan. Meron din dito. Meron din dito sa dulo. Ayan. So, ayan. So, connected siya. So, ayan. And then, yung ating line 2. So, yung line 2 pala dito guys is neutral. Correct ko lang ha. Yung yung connection pala dito sa amin is line 2 neutral. Yung neutral natin is directly ulit siya rito sa isang terminal sa baba naman. So, ayan. 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 So, ayan. Lagyan natin dito para maintindihan ninyo. Okay. So, ayan. Ayan. Ito guys, yung unang way na pwede natin gawin pag tayo ay mag-tapping ng outlet sa ating bahay. Okay. Ito, lilinyahan na natin ng ating line 1. So, dito, ayan. So, dire-diretso na siya to. Ayan, dire-diretso na yung kanyang linya. Ayan. And then, yung ating line 2, ito, ayan na lang, neutral, para mas madali nyo maintindihan. So, yung neutral natin, so, ganyan. Diretso na siya. So, ganyan siya. Ganito guys yung kanyang connection ng ating outlet. Dito guys sa ating diagram, so yung line 1 natin, kung mapansin nyo, compare dito sa ating first diagram is direkta na siya dito sa ating terminal. So, wala na siya tayong connection dito sa ating linya ng wire. Okay, dire-diretso na siya hanggang dito sa dulo. Bali, wala na tayong termination dito. Bali, yung ating linya ng wire is direkta na sa ating terminal ng ating outlet. Ngayon guys, i-actual muna natin para mas lalo nyo maintindihan. Mamaya, i-explain ko sa inyo kung alin dito yung mas maganda nating gawin sa pag-install ng ating outlet. Kung yung ating unang diagram ba or yung ikalawang diagram. Okay, so malinaw tayo ito. Now, proceed na muna tayo ito sa ating actual na wiring board. Okay. So now guys, ito na yung mismo nating actual. Gawin muna natin is mag-gloves muna tayo. Ayan. Kanina is nilagyan ko na siya ng wire. So sinuksuka ko na rito hanggang dito sa dulo. And then, naglagay na ako ng marking. So yan, yung tape na yan. May mga tape na rito individual sa ating mga utility box. Ito guys is palatandaan natin na ito yung ating line 1 or yung ating hot wire.
Yung ating line to guys is wala siyang markings, so yung ating neutral. Okay. Bago pala tayo guys magsimula sa ating bahay or magkutingting, make sure guys yung ating breaker is naka-off. Ngayon, ang gagawin muna natin is yung ating unang diagram. So, ito yung gagawin muna natin. So, ito yung unang diagram natin. Ang connection niya guys, so ito, is i-space natin to. Itong ating linya dito, mag-i-space tayo rito. Yan, i-space natin to. Kasi, dito natin itatap yung ating wire. Okay, kung mapansin nyo, ayan, ito yung ating line 1. So, magkakaroon tayo ng termination dito. So, iti-terminate natin ito. Okay, so malinaw tayo to. So, iti-terminate ko na muna. Gagamit lang ako ng electrician knife. Yan. So, ayan. Then, tanggalin lang natin siya. Yan. So, okay na yan. Nabalta na natin. Ating line 1 tsaka yung ating line 2. Ayan. Ayan. So, ito. Ang next na gagawin natin guys is magsasabit tayo rito ng wire. Magkaroon tayo ng termination dito. Kasi dito, mapansin sa diagram, sa ating first diagram. So, ayan. Ito yung termination natin gagawin dito. So, ito na siya. Kukuha lang ako guys ng kapirasong wire. So, ito yung ating wire. Ayan. And then, i-splice natin. Gamit na lang yung wire splicer. Mga ganito lang kahaba. So, ayan. And then, itong wire na to is isasabit natin dito sa ating line 1 na wire. Ayan, sa pag ano lang, madabilis lang siya guys. So, ganyan mo lang siya. Ayan, putin nyo. Ayan. So, ganyan lang. So, make sure na mahigpit yung ating pagka-termit dito. So, kailangan pulido, make pit, hindi siya duluwag. Baka kasi mamaya magkaroon tayo ng short circuit dito. So, kailangan laging pulido. Gamit natin ng press para hindi tayo mahirapan. And then, after nyan, is balutan natin siya ng tape. Ayun, ayan. So, ito guys. Then, ganun din guys, gagawin natin dito sa ating unang junction, ay sa ating unang utility box, papunta to sa ikalawang utility box. So, pare-pares lang muna yan. So, sasabitan ko na muna siya ng wire lahat. Okay, na-terminate ko na and then nalagyan ko na siya ng wire at nabaluta ko na siya ng electrical tape. So, malinaw na tayo dito. Ang next na gagawin natin guys is lalagyan natin siya ng ating outlet. Dito guys, sa ating outlet, kung mapansin nyo, ito, ayan, yung markings na yan. So, ito guys, yung ating strip gauge na tinatawag. Ibig sabihin ng strip gauge, kung aba yung ating splicing dito sa ating wire para itap natin dito sa ating convenience outlet. And then, yung ating convenience outlet, kung mapansin nyo, so meron siyang L dito and then N. Ibig sabihin ng L is a live wire, yung N is a neutral. Ngayon, ito, mga wire natin is i-splice muna natin. Babalta muna natin lahat. So, gamit lang tayo ng wire splicer. So, ayan. So, ganyan lang siya. Ayan. 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 And then, tatap na natin. Yung ating may tip dito, ito yung ating line 1. So, dito sa taas, ito yung ating live wire. So, dito ko siya itatap. So, ayan. Pasok lang natin. So, ayan. Ganyan lang. And then, same lang din ang ating kalawang utility box. Yung live wire natin. So, ayan. Ito, live wire. Ayan. Ayan. Ito pala guys, itong ating line 1, pwede natin itap dito sa ating neutral. So, wala naman yung problema kahit magkabaliktad yan. Gawin na lang natin is lagay na lang natin dito sa L kasi meron naman siyang label dito. Sundin na lang ating label pagdating sa ating convenience outlet. Pero, sa totoo lang, kahit yan magkabaliktad, wala yung problema, di yan magkakaproblema. Kung itap natin ito yung ating line 1 sa ating neutral, so, okay lang yan. So, yung hindi naman tayo magkakaproblema pagdating sa ating connection. Ang mahalaga lang dito is, hindi lang magkakadikit yung ating line 1 at saka ating line 2 para maiwasan natin yung pagkakaroon ng short circuit. So, yun lang yung purpose nun. Test ulit natin. Yan.
Ayan, space natin. Ayan. Pasok ulit natin dito. Ayan. Ayan. And then dito. Ayan, so okay na siya. Ayan. Kuna muna ito sa ating utility box para maganda siyang tingnan. So sa ngayon guys ay na-fix ko na yung ating mga outlet dito sa ating utility box. Ayun, dito, ito naman itatap na natin dito sa ating circuit breaker. Adugan pa natin. Yan. And then abok. Yan. So yan, na-fix na natin. And then i-check na natin yung ating outlet, yung ating ginawa. Sa pag-check ng ating convenience outlet, so mabilis lang yan, range lang natin sa times 100. Ang importante lang dito guys, sa pag-check natin convenience outlet is wala siyang continuity or wala siyang reading dito sa ating mga outlet. Once na nagkaroon siya ng reading po rito, simula sa ating line 1 at line 2 at nagkaroon tayo ng reading, shorted po yung ating ginawa. Ngayon, itetest na natin dito sa ating terminal. Dito ko lang siya ilalagay. Dito. So, ayan. So, ayan. Wala po siyang reading. So, okay siya. Okay. Wala siyang reading. Now, kukuhain natin yung continuity ng dulo para malaman natin na meron pala, na merong connection dito sa dulo ng ating outlet. So, yung ating test probe, lalagay ko dito sa ating isang terminal, sa ating breaker. So, lalagay ko dito sa dulo. So, harapin din yung ating reading. So, ayan. Meron siyang continuity. So, ito. So, ibig sabihin, meron siyang reading na meron connection yung ating linya na line 1 hanggang dito sa ating sa dulo ng ating convenience outlet. Okay. Yung line 2 naman, tetest natin. So, ayan. So, may reading siya. Okay. And then, para malaman nyo talaga na may reading is, lalagyan natin siya ng pumbilya. Ito. So, lalagyan natin siya ng pumbilya. Ayan. And then, i-check na natin yung ating ginawa. So, itataas ko natin breaker. Ayan. So, yung linya niya, andito na. So, ayan, umiilaw na yung ating test light. Ayan. And then, sasaksak na lang natin yung ating ilaw para maalaman natin na mayroong current na dumadaloy. So, ayan. So, good. Ikalawa. So, ayan, good. Katlo. Good. So, okay na siya. So ngayon guys, ang gagawin naman natin ngayon, yung ikalawang diagram. Kung mapasin nyo rito guys sa connection, so simple yung connection niya. Simula ito sa ating line 1, so direct siya to sa ikatlong outlet natin. So dire-direct yung kanyang connection. Unlike dito is, nagkaroon tayo ng termination dito sa bawat linya sa ating line 1 at line 2. Dito is hindi na. Bale, ang mangyayari to guys, yung ganito yung kanyang outlet pag install natin. So, pag tinalikod natin, so yung connection natin dito, ayan, ayan, dito nakatap yung line 1 natin, tapos yung line 2 is dito sa baba, so tap natin ulit dito yung ating line 1, papunta rito sa ikalawang utility box. Bale, nangyari is dugtong-dugtong lang siya, so series lang siya. Ngayon, i-actual natin dito. Una natin yung mga dulo-dulo ng ating wire. Ayan. So, ayan, ganyan lang siya guys, simpleng-simple lang. Ayan. Ngayon, itatap na natin dito sa ating outlet. Ito yung ating outlet. So, sabi ko kanina, itong dalawa is connected yan. Ngayon, itatap natin dito. So, ayan. Line 1 natin, ayan. Dito. Ayan. So, ganyan lang siya. Ayan. Mapapansin nyo, ayan, yung light 1 natin. So, diretso na siya rito sa kabilang terminal ng ating outlet. Kasi ito, itong dalawa is nakashorted dyan. So, may connection yung dalawa. And then, yung ating light 2 sa baba, ayan. Pasok natin siya dyan. So, pasok natin siya rito. So, ayan guys. Ganyan yung kanyang itsura pag tinap natin. And then, ganoon din sa kabilang utility box. Dito. Live wire natin. So, ayan, yung L. Yung live wire ko may tape. Ayan. Pasok natin siya dito. And then, pasok natin yung kabila. Ayan. Ayan. Pasok natin siya lahat. So, napakadali lang pag ganito. Kaya lang, meron tong disadvantage.
pag ganito yung ginawa natin, may papaliwanag ko sa inyo. So ayan, so ito na. Yan. Taas pa rin dito. Yan. So ayan guys, okay na siya. So naipasok na natin, kung mapapansin nyo dito, so napakasimple lang pag ito yung ginawa natin. Yung ating line 1, so ito, dumiretso rito. So unang terminal lang ating outlet. And then, nakatap dito yung ating line 1, papunta rito sa kabilang utility box. So ito siya guys. So dito lang, magkatapat lang siya. Kasi guys, itong dalawa, yung connection terminal na yan, is connected dyan kanina. So pinakita ko sa inyo kanina, tinest natin. So meron rito yung ating multi-tester. And then yung line 2 natin, ito, tsaka ito, so the same lang din, papunta to sa kabilang utility box. Okay, hanggang dito sa ating dulo. Okay, ngayon, ang gagawin ko muna is ipipix muna natin para mas maganda siyang tingnan. And then, itetest na rin po natin ating mga convenience outlet. I-check ulit natin ang ating test probe dito sa ating terminal ng ating circuit breaker. Ayan. So, ayan. Now, wala siyang reading. Mapasin niya, walang reading yung ating multi-tester. Ngayon, kukuhain natin yung continuity ng ating line 1. So, lagyan natin ito sa terminal, yung alis ng test probe. Then, hanapin natin sa pinakandulo. Check natin sa pinakandulo. Ayan. Lagyan natin yung ating test probe. Para malaman natin na merong continuity yung ating linya simula sa ating breaker, papunta ito sa ating dulo ng ating convenience outlet. So, ayan. Ayan. Meron siyang reading. Tingnan niyo yung ating multi-tester. So, ayan. May reading siya. Tatanggalin ko. So, bumababa. So ayan, mababa. Yung ating line 2 naman, syempre nandito sa dulo, sa kabila naman yan. So ayan, meron siyang reading. So good yung ating ginawa. Ngayon, susuplayan natin ng kuryente para malaman nyo na gumagana yung ating circuit. Taas ko na ating circuit breaker. So nakataas na ating circuit breaker. And then ilalagay natin, isasaksak ulit natin. So ayan, good ulit siya. Ayan. So, ikalawa tayo. So, ayan. Good. Katlo. Yan. Good. So, okay yung ating ginawa. Ngayon, i-explain ko na sa inyo kung alin ba mas magandang i-apply natin sa bahay, yung ating unang diagram ba or yung ikalawang diagram. Tanggalin ko na muna ito. Yan. So, ngayon guys, proceed tayo sa mismong explanation pagdating dito sa ating diagram. Ngayon guys, simple lang yung magiging explanation ko rito. Dito guys sa ating diagram, so sa unang diagram no, sabihin na lang natin na nagkaroon tayo ng troubleshooting or nagkaroon ng short circuit dito. Ang mangyayari ito, once na nagkaroon tayo ng short circuit, sabihin natin nagkaroon ng short circuit dito sa ating saksakan. Na loose ito, natanggal itong ating wire dito sa mismong terminal at napadikit dito. So ang nangyayari is nagkaroon tayo ng short circuit nga. So itong ating unang outlet is hindi na yan gagana or hindi na yan susupply. But itong ating ikalawang outlet at ikatlo is still na meron pa yung supply. Bakit? Kasi yung ating linya kanina is nagkaroon tayo rito ng splicing or termination. So papansin yung ayan, yung dot na yan, ayan yung ating splicing. So kapag nagkaroon dito ng short circuit sa unang outlet is still yung ating ikalawa at ikatlong ating outlet is magkakaroon pa rin siya ng supply. So malinaw tayo dito. But dito sa ating second na diagram, once na nagkaroon tayo ng troubleshooting, so sabihin na natin na nag-loose itong ating wire sa unang terminal. Ang mangyayari to guys, yung ating ikalawa at ikatlong outlet is wala na siyang supply. Kasi dito pa lang sa una is natanggal na siya, yung ating supply is hindi na pagkukontinuous papunta rito sa ating ikalawang outlet at ikatlo. Okay, so malinaw tayo doon. So yun lang yung explanation ko. So sinimplihan ko lang. Ngayon, mas maganda guys, kung akong tatanungin, so mas advisable ko na ang gawin yung connection is itong ating unang diagram kasi mas safe siya. Unlike dito sa ating ikalawang diagram kasi pag nagkaroon siya ng troubleshooting, ang mangyayari is damay na yung ating ikalawa at saka ikatlong outlet. Unlike dito, once na natanggal yung unlike dito guys sa ating unang diagram, kahit magkaroon ng short circuit dito sa unang outlet, still yung ating ikalawa at ikatlong outlet is meron pa rin siyang supply. Okay, ngayon is malinaw tayo dito.
Ayun guys, sana may naiintindihan kayo. So sa mga di pa sa akin nagsusubscribe, subscribe na kayo. Click the notification bell para laging updated sa aking bagong video. Hanggang dito na lang guys and God bless. Thank you.